Hi for parents! This vlog is continuation lang ng dati kong vlog kung paano maiiwasan magkasakit ang mga Shih Tzu natin. Kaya importante, napanood nyo na dapat yun ang tagal na nun. And very effective yun dahil more than 2 years old na si Kimchi. As you can see naman sa mga social media account namin, healthy pa rin siya and hindi pa siya nagkakasakit. Yes, nagkakasugat siya sa point niya, ganun. Pero ako lang yung gumagamot. Hindi pa dumadating sa point na dinala ko na siya sa vet para maresetahan siya ng gamot. I'm so proud of myself! Yung mga ibibigay kong tip today is yun yung mga talagang usual na ginagawa ko and like ko rin naman nababanggit to sa mga social media. Clip ng dati kong vlog, pinanood ko. Up until now, yun pa rin naman yung ginagawa kong guide. Like, kailangan malinis yung ears, malinis yung eyes, ganon. Tip number one, make sure na malinis yung mga pinaglalaruan nila, kung saan sila nag-i-stay. Ngayon, hinahayaan ko na siyang maglaro dito kasi nililinis ko na talaga siya. Dati kasi mga aspin namin sa labas, nakakatakas pa silang pumasok dito sa loob. Tapos dito lagi sila nakatambay. Yan, dyan. Yan yung labas namin. So, pag tumatambay sila dyan, syempre naiiwan yung garapata. Minsan, may nakikita akong garapata dito sa loob. Kaya hindi ko pinapalabas dito si Kimchi sa kusina and sa sala. I do believe kasi yun yung nagiging cause ng pagkakasakit ng ibang dog. Like, naglalaro sila sa mga sa labas, tapos may konting tubig na madumi, tapos naiinom nila. May tip dumi. Number 2. Nakikita nyo to sa mga vlog ko, sa TikTok ko, na minsan pagkagaling kaming mall or tinatakasan ako ni Kimchi, lumalabas siya, tumatakbo siya dyan sa labas, automatic yan. Tickbuster agad. Binubulburan ko talaga siya ng tickbuster. And I don't think na nakakasama siya dahil matagal ko na siyang ginagamit kay Kimchi from time to time. Wala namang nangyayari sa kanya. Hindi siya harmful. Tried and tested ko na yan. More than 2 years old na si Kimchi. And yung mga aspin namin, grabe namin sila isprayan ng tickbuster. Buhay pa rin naman sila. Kasi yun yung mga usual na nakakatanungan na nare-receive ko kung hindi ba siya harmful pag na-leak. Hello for parents! Nakita ninyo, namumula, nagdudugo pa yung tenga ni Cardo. Yan ay dahil punong-puno yan ng garapata kahapon. Tapos ang ginawa lang namin din, inisprayan lang namin ng tickbuster na nasa Shopee store namin. Actually, ito talaga yung pinang-i-spray namin sa kanila ever since. Dahil itong mga aspin namin, ang dami talagang garapata. And alam nyo ba, ang dami na naming sinubukang pangtanggal ng garapata. Ito talagang pinaka-effective. Ang ginawa lang namin kahapon, inispray talaga lang namin ng bonggang-bongga sa loob hanggang sa loob-loob ng tenga ni Cardo. Tapos parang mga ilang oras lang o ngayon wala na siyang garapata. Nakita ninyo, puro na lang dugo yung tenga niya dahil kinagat-kagat ng garapata. Kahit hindi nyo tanggalin yung garapata, guys, kusang malalaglag. Tip number 3. I'm not sure kung kasama to sa dati kong vlog, pero up until now, ina-apply ko pa rin siya. Hindi ko siya pinapakain ng mga pagkain na nakakasama sa kanya. Up until now, dala-dala ko yun. Like, wala pa siyang 1 year old, pinakain ko siya ng Monay, pinainom ko siya ng Yakult, may nangyari sa kanya. Papanood yun sa mga dati kong vlog sa niya. Though I know, sa ibang dog, okay lang naman yung Yakult, okay lang naman yung Monay, pero ako, hindi ko na talaga inuulit pagka masama sa kanya. Kahit na adult na siya, hindi ko na rin binigyan. So, dapat ganun din kayo. Nagalaw ni Kimchi yung camera. Importante yung mga dati kong vlog. Panoorin nyo. Dahil lahat naman na na-experience ko kay Kimchi is na vina-vlog ko naman, lalo na pag-importante. Okay? Tip number 4. Eh, dahil may napanood ako noon na adult na yung Shih Tzu niya, binigyan niya ng, pero still small dog pa rin yun, binigyan niya ng treats na mataba, na mas sobrang tigas. Hindi pa siya nakakain ni Kimchi. Hindi ko nasasabihin yung brand. Parang natanggalan yata ng ngipin yung dog niya because of that treats. Kaya ako, pagka may pinapakain ako matigas kay Kimchi, ngayong adult na siya, hindi yung mataba. Yung mga nasa Shopee store namin, pwede yun sa mga small dog. Pero syempre, depende pa rin sa edad nila. So yun, buti na lang, hindi ako nagkaroon ng ganong stock. Yung brand na yun, meron siyang pang small dog. Nagkaroon ako na sa Shopee store namin, pero buti na lang, yun ang meron ako, hindi yung matigas. Iniwasan ko na mapakain siya ng makasama sa teeth niya. Kasi syempre, kawawa naman sila pag natanggalan sila ng teeth, hindi na sila makakain ng maayos. Especially ako, gusto siyang binibigyan ng iba't ibang klase yung treats. Tip number 5. Dapat consistent kayo sa pagpapakain sa kanila. Ngayon, pag umaga,
Special yan. Follow nyo sa TikTok dahil everyday kami nag-upload sa TikTok yan. Aijin Dayang, we now have more than 200,000 followers. Pag umaga, special yung food niya. Like, wet food lang or kaya, basta may wet food or kaya dry food na may wet food, dry food na may hot dog, dry food na may boiled chicken. Nasanay na siyang ganon. Pag hapon, binibigyan ko siya ng treats. Ito yung treats niya ngayon, 99 pesos, di ba? Nag-endorse pa sa Shopee store namin, 99 pesos, pero marami na siyang laman. And yung lalagyan niya, pwede niyo pang gamitin pag naubos to. Kasi ito siya, oh. Bango, naamoy na naman ni Kimchi, ginagalaw niya yung camera. Bime, mamaya, binigyan na kita kanina, di ba? Binigyan na kita. So, ito siya. Minsan, binibigyan ko si Kimchi ng isa, minsan dalawa. So, yun. Pero hindi araw-araw dalawa. Nung binilang ko siya, 19 to 20 plus yung laman niya. So, lumalabas na wala pa siyang 5 piso isa. So, yun. Mura lang siya, kaya gustong-gusto ko rin siya kay Kimchi. Second na kain niyang meal is gabi na. Yun, vitality lang yun. Wala yung halong wet food. Minsan, meron siyang natitirang wet food sa ref. Tinitiis ko talaga siya, hindi haluan ng wet food yung dry food niya pagkagabi. Kasi baka masanay na naman siya ng ganon. Pag binigyan ko siya ngayon ng may wet food ngayong gabi, hanapin niya kinabukasan. Consistency lang talaga din, para hindi kayo mahirapang pakainin sila. Okay? Minsan nag-iinarte siya, hindi siya kumakain ng umaga. Inayaan ko lang siya, magutom. Inahayaan ko lang siya kasi pag binigyan ko siya ng something special para lang kumain talaga siya. Yung super super duper magugustuhan niya. Ako lang din may hirapang pakainin siya in the future. Tip number 6. On-time deworm, complete vaccine yearly. More than 2 years old na si Kimchi. Yung deworm is continue lang din every 3 months. Tapos meron siyang yearly na I believe parang 3 vaccine. Ipapop up ko na lang. Pero nung nakaraan, dapat ipapakennel cuff ko siya. Tapos nung bumalik na ako, nung nakausap ko na yung vet niya, sabi ko, Dok, schedule ngayon ng kennel cuff niya. Sabi niya sa akin, inuubo ba siya para yata sa ubo yung kennel cuff? Sabi ko, hindi naman, Doc. So, in fairness naman kay Doc, kung hindi naman siya talaga inuubo, pwede naman daw siyang i-kennel cuff sa October na lang. Number 7, alam na to ng lahat, no to table food. Noong nakaraan, parang na-spoiled siya sa akin. Pagka kumakain kami, binibigyan siya ng chicken. Pero ang nangyari, naging picky eater siya. Hindi siya kumakain na. Parang lagi na lang siya nag-expect na every time nakakain kami, binibigyan namin siya. Kaya hindi ko na inulit. Hindi ko na talaga siya binigyan ng mga chicken habang kumakain kami. Kahit chicken yun ha. Yung chicken na binibigay ko sa kanya is yung boiled chicken niya lang talaga. Tapos binibigyan ko lang siya niyan sa oras ng pagkain niya or merienda. Hindi lang rason yung masama sa kanila yung table food, kundi magiging picky eater kasi sila talaga. Kahit nasabihin mong chicken lang yan, okay lang yan. No, hindi ko na talaga inulit na bigyan siya habang kumakain kami. Tip number 8. Play with them. Kaya nga nagkaroon din kami ng bagong cat. Kasi syempre minsan nawawalan ako ng time na laruin siya. Kaya naghanap ako, kumuha ako ng bagong pet para makakalaro niya na dapat dog. Pero yung story niya, panoorin niyo na lang sa mga previous vlog ko bakit napunta sa cat instead na dog. So yan, kasi dati kasi wala pa yung cat namin, wala siyang kalaro. As in, ang lungkot niya lang sa kwarto, nakahiga lang siya, ganyan, naglalaro lang siya mag-isa. Ang sad, kaya yun, binigyan ko siya ng kumuha ako ng kalaro niya. So yun, baka kasi mag-cause ng stress sa kanya yon, tapos magkasakit siya pagka ganun lang siya lagi, na malungkot, walang kalaro. Okay, tip number 9. Aminado naman ako na hindi naman ko siya everyday na uhugasan talaga yung kinainan niya. Pero from time to time, hinuhugasan ko talaga. Actually nga, inuuna kong hugasan yung kinakainan nila Cholo tsaka ni Kimchi kesa yung kinainan namin. Diba? And also, yung water nila, dapat hindi tap water, purified water or mineral water. Tapos, pero dapat yung tubig nila, everyday nyong pinapalitan. Pansinin ninyo, pag hindi nyo everyday napapalitan yung water nila, pag hinawakan nyo yung lalagyan ng tubig nila, parang madulas na. Kasi parang naglulumot na, luma na yun, kailangan nyo na talagang palitan. Pero yun yung everyday talaga na ginagawa ko.